Hello po sa inyo, sa mga nanonood po, salamat sa mga sa baguhan po, sa kakabisita pa lang po sa aking channel. Salamat po sa pagbisita. Welcome back po sa aking YouTube channel. Ang ating topic po sa video ito ay tungkol sa power supply or SMP is power supply, switching mode power supply. Ito po ay para po sa mga beginner. Ang gagawin ko po dito ay kung paano mag-analyze ng sirkuito. At the same time, ituturo ko na rin po kung paano magbasa ng SMD parts like yung resistor. Ito po ay power supply na may kasama ng amplifier. So dalawa po siya. Ang unang-unang i-check ko natin, pag-analyze. Ito po ay yung pinaka main line niya. Meron po siyang sa board po na ito, meron siyang tatlong terminal. Dito po papasok yung 220, yung line galing sa ating saksakan sa outlet sa bahay, 220 dito po. Ito yung line 1, line 2. Ito pong gitna na to ay ground. Bakit ko po na lamang ground? Dahil ito po ay may tornilyuhan. Ayan po. Naka-attach po ito sa casing. Naka-screw po sa casing. Ito yung pinaka-ground niya. Tapos ito na yung line. Papasok siya dito. Ayan. Dumaan po ng dalawang line filter. Ito po. Okay. Ang line filter po, ang function po nito ay parang shock absorber parang sa sasakyan, at saka ano na rin po, nagtatanggal ng noise para wala pong noise yung ating kuryente, hindi masagap ng audio output yung ano, yung noise. Tapos dito naman, yun, dumiretso siya dito, and then pumunta ng diode. Okay, ang yun na nga po, ang function ng diode na to, pati ito, nagkakandak lang po siya ng positive at saka negative electron. Bridge type diode po ang tawag dito. Okay, bridge type diode. Ibig sabihin ng bridge type diode, meron po siyang apat na laman na diode sa loob na naka-series. Ganito po yung isang uri ng bridge type diode. Merong apat na pins. Ito po ay ganun din. Merong apat na pins. Meron siyang positive, AC, and negative. Ayun. Pumasok po siya rito. Tapos, ang labas na po niya, kasi ang pumasok po is alternating current. So, wala po siyang polarity. Alternating current, yung AC po na alon yung ano, sign. Ang kuryente po nun is positive, negative na alternating po. Nag-alternate siya. And then, ang AC po natin, pagka dumaan ng diode, ito po, magiging DC na po yun, direct current. Kumbaga, ang function ng diode na to ay pinaghiwalay niya yung positive at saka negative. So isang diretsong ano, ay dalawang diretsong line na po yan. Ganito na po yun. From ganito, AC, dumaan ng diode. Dumaan ng diode. So naging ano na siya. Kunyari ito positive, diretso na siya. Ito naman yung negative, diretso na siya. Kunyari ito yung positive, ito yung negative, positive, negative. So alternate po yan dito, AC. Ngayon, nung dumaan siya ng diode, diniretso niya, siniparate niya na positive at saka negative. Okay. Pero yung dito, DC out na po yan. Pero ito ay hindi pa po DC, pure DC. Hindi pa po yan pure DC. Magiging pure DC po yan pagka
may capacitor po tayo. So, ito na nga po. Gumamit siya ng dalawang capacitor. Yung connection po niya, itong negative. Ang negative side po ng capacitor, yung may kulay puti. Ito. Kukuha ako ng isang capacitor pa. Ayan po. Negative side ay ito. Yung may kulay puti. Nakatapat po siya sa terminal na to. Ito po yung negative. At the same time, andito na rin yung part number. Like this one, 16 volts, 10,000 microfarad. Ganun din po dito. 200 volts over 680 microfarad. So, dumaan na po siya dyan, naging pure DC na. At ang function po ng capacitor, ito po ay nag-iimbak ng kuryente po, ng energy. At the same time, nagpipilter na rin siya ng kuryente. Kasi kung wala pong capacitor, hindi po malinis yung ating kuryente. Ang tendency po, mag-iingay, maghahaming yung ating amplifier. Tapos, ito po ay nagsisilbing parang salaan. Kung kayo po ay may gripo, lagyan nyo ng salaan. Tapos, timba rin po siya. Mag-iimbak po tayo ng tubig. Parang ganun po. Malinis na, mayroon pa tayong imbakan ng tubig. Ganun po yung function ng capacitor. Okay, nag-i-store siya ng energy, ng kuryente. At the same time, nagpi-filter ng ating kuryente, ng DC out. Ganun din po yung capacitor na ganito. Sa AC, ganun din po. Ayan. Ang capacitor po na to ay mayroon pong polarity. Hindi pwedeng magkabaliktad. Yun nga po, mayroon siyang positive. Ang negative, ang positive side po is ito, yung itim. Hindi po tayo pwedeng magkabaliktad dito kasi kung magkabaliktad tayo, ang mangyayari po ay puputok po yung capacitor or iinit. Kaya kailangan tama po yung ating pagkabit ng capacitor. Okay. Ito pong diode na to, mayroon nakasulat naman po yan, positive negative. So ngayon, ito. Yan, meron siyang positive tsaka negative. Dito na papasok yung kuryente sa gitna. Kasi apat na pin po yan. Yan. Ituturo po sa inyo kung paano pag-check nito later. Okay, so nandun na tayo, dumaan ng capacitor. And then, yung transformer na to, ang tawag po dito is jumper transformer. Hindi siya ordinaryong transformer like dun sa ibang power supply na transformer lang ang ginamit. Ito po ay hindi po. Maliit lang siya. Pero maganda po ito. Stable yung output niya. Unlike dun sa toroidal transformer or EI core na transformer. Pag tumaas yung supply, tataas din yung output. Pag bumaba yung bababa rin yung output niya. Ito po stable kasi regulated po siya. Kaya siya tinawag na switching mode power supply kasi meron po siyang switching circuit. Ito po yon. Ito po yung pulse IC, pulse width modulator or in short PWM. Ito na po yung nagpa-process ng switching. Magsisend siya ng pulse dito sa PIT transistor na to. At doon na po magti-trigger yung on and off sa kanya. At para ma-process po yung induction ng transformer na to para magkaroon ng output. Ayun na. Tapos ito ko kasi ay based lang sa aking experience, sariling aral at saka natutunan ko rin sa aking nung nag-aaral ako ng college. Doon naman po tayo sa ano, importante po ito, no? Pag nagda-diagnose kayo ng unit or kahit anuman, ugaliin niyo pong magbasa o i-check yung mga naka-print na sa board
kagaya nito, 79.15. Tapos sa volts naman, positive 15 volts ground at saka negative 15 volts. Ugaliin niyo pong magbasa. Ito naman yung H plus at saka H minus. Ibig sabihin po ng H is high. Tweeter po yan, tweeter. Opo. Kasi ito ay amplifier na po ito. Pinaka-amp section. Ayan. Ang regulator naman po niya, ayun, nandito ito. Ayan, 78.15, 79. Regulator po yan. Ito po yun. May nakasulat po yan dyan. Tingnan natin kung kita. Ay, sorry, hindi namiyang ko. Ayun, 78.15A. Regulator po to, 15 volts. Pag 78 po, ang output nyo po nyan, input-output ay positive. Itong isa naman, malamang po 79. Ayun, 79 nyo. Ayan, 79. Negative regulator naman to na 15 volts. Ang volts po ay nakasulat sa dulo. Ayun o, 15. Ito naman 15. Mayroon ding iba, 78, 12 volts naman po yun. Ayan. Sana'y malinaw. Okay. Ito po ay transistor. Sa amplifier na po ito, output. Tingnan natin kung kita. Hindi. Okay. FET transistor po ang tawag dito. Hindi siya ordinaryong transistor. Field effect transistor po ang tawag dyan. Output sa amplifier na side na po na to. Okay. So, dun tayo sa ano, pagbabasa ng mga resistor. Kung paano magbasa. Kagaya po nito, surface mounted na resistor. Ito, dito muna tayo. Itong 561, kung nakikita nyo po ito, 561, yung dulo po na 1, yun po yung multiplier. Ibig sabihin, 0. Magdadagdag tayo ng 0 sa dulo. Alisin natin yung 1, palitan natin ng isang 0. Isa lang po kasi isa lang naman nakalagay sa kanya eh. 561. Yung dulo yung 1, palitan natin ng 0 na isa. Ang basa po niyan, 560 ohms na. Okay, dito tayo sa 1202. Yun naman. Apat na numero. 1202. Ang basa po niyan ay 12K. Bakit 12K? Kasi yung dalawa po sa dulo, yung multiplier 2. Alisin na po natin yung 2. Palitan natin ng dalawang 0. So ang labas niyan, 12 0 0 0. So ang total po niyan is 12,000. 12K ang basa po dyan. Ganun po yun. Ganun din dito, parehas, 12K. Dito tayo sa isa, yung 4701 naman. 4701. Okay, mayroon siyang multiplier sa dulo, 1. Alisin natin yung 1, palitan natin ng isang 0 kasi 1 lang siya. So ang basa po dyan ay 4.7 kilo-ohms. Kasi 4,700 ang total niyan. So 4.7 kilo-ohms. Yung 1,000 po kasi ang tawag doon ay kilo. Okay, sana malinaw, no? 4701, alisin natin yung 1, palitan natin ng isang 0. Magalaw. Palitan natin ng isang 0. Ang lalabas niyan 4700. Tapos ang basa po noon 4700 na. So maglalagay tayo ng tuldok dito sa 4, pagitan ng 4 at saka 7. So 4.7 kilo-ohms na 'yan. Okay, sana malinaw. Isulat ko kaya no para mas maganda. Medyo mahaba po ang video na 'to para po ito sa mga beginner. Sana yung papel.
Wala akong papel. Kahit anong papel. Ito na lang. Okay, so 471-4701. Okay. Yan po yung nababasa natin dun sa resistor. O saan na yun? 47, yun. Ito po, 4701. Okay, ang pag ano po niyan, pagbasa ay ganito. 470. Yung 1 po ay gawin nating 0. Tapos 1, 2, 3. Yun, 4.7K. Nalis na natin yung ano, parang sinortcut natin yung 1,000. 4.7K. Yan. Okay. Another sample siguro para makuha. Ito naman yung 1202 yung kanina. 1202. Tingnan natin kung anong basa diyan. 1202. Okay. So kopyahin natin yung 120. Mayroon tayong multiplier na to. Palitan natin yan ng dalawang 0. Yun. Tapos round up natin. 1, 2, 3. Yun. 12K ang tawag po dyan. Ang basa po. 12K. 12,000 po kasi pag tininan mo. 12,000 na po yan. Okay. Sana malinaw. Pagsasample pa tayo. Para masaya. Saan na ba yun? Okay, dito tayo sa ito. Subukan natin ito. 1002. Okay. Ang basa po niyan ay titingnan natin kung anong basa niya. 1002. 1002. Okay. Kopyahin natin yung 100. Dagdagan natin ng excuse me po. Dagdagan natin ng dalawang 0. 1, 2. Kasi bakit ko din nagdagan ng dalawang 0? Inalis ko kasi yung 2, pinalitan ko ng dalawang 0. Ito ko kasi multiplier. So inalis ko yung 2, pinalitan ko ng dalawang 0. Yung 2 kasi stands for dalawang 0. Kung 1 yan, isang 0 lang. Kung 2, dalawang 0. Kung 3, tatlong 0. Okay? So yun. 1, 2, 3. 10K po ang basa. 10K pala yun. Ayan. Sana malinaw. Tapos yun na. Ito po ay IC ang tawag dito. May mga part number po yan. Siguro sana, ayan, IRS. Driver po ito ng FET transistor, pinaka preamplifier ng amplifier. Siya yung nagda-drive ng FET transistor, output transistor. Kung mayroon pong mali dun sa sinabi ko po, ay kung may nakapanood na marunong, kung may mali po, i-comment nyo lang po para makorek. Ang aking pong ginagawa dito ngayon ay based sa aking experience. At idagdag ko na rin to. Capacitor po ito. Nakalagay C. Yan. Wala pong polarity yan. C. Minsan pag sa circuit, ito po ay nagkukos ng problema. Nagsushorted po ito eh. Yung ganyang capacitor. May na-encounter na akong ganyan. Ituro ko na yung sa diet, no? Ito yung positive side, yung may guhit. Diet. Okay, so yun, ito yung ano, speaker terminal output, SP, ibig sabihin speaker. Ito naman yung coil. Ang coil na to ay para po yan sa output ng speaker. Meron siyang ganyan. Power amp po siya. Ayun. Ito, color coding naman. Resistor. Yellow, violet, at saka brown. Alam niyo po kung anong basa dyan. Sana ipag-aralan niyo po yung ano, yung color coding.
Ang yellow po ay 4, ang violet po ay 7, ang brown po ay 1. So ang basa po dyan, 470 ohms. Kung makabisado niyo po ang color coding ng resistor na to, kaparehan lang po dyan. Ito ho ang nakalagay na ho kasi dito sa resistor na to ay number na mismo, hindi kulay. O ang basa po dito ay 10K, 10310K. Bakit po 10K? Yung 3 ho natin ay multiplier po yan. Alisin natin yung 3, dagdagan na, palitan natin ng tatlong 0. Basta yung dulo, kung ano yung number, tapatan nyo lang po ng 0. Kung ang 0 nito ay 2, tapatan nyo ng 2 0, alisin nyo yung 2. Kung 4, 4, syempre na 0. Ganun po yun. Ang basa naman po dito sa resistor na to, meron po siyang R, kung mapapansin nyo, meron siyang magalaw, meron siyang R, meron siyang R sa unahan. Itutin ko po. Ito, meron siyang R. Ang ibig pong sabihin ng R ay ohms, at dahil nakalagay siya sa unahan, magiging point po yan, 0.10 ohms. Bakit 0.10 ohms? Yung 0 kasi ng multiplier ay wala tayong mailalagay dyan, parang alisin na lang natin yung 0. Ganyan yung labas nyan, 0.10 ohms. Or kung ito ay magiging 1, maglalagay tayo ng 0, magiging 0.100 ohms po yan. So since ang multiplier niya ay 0, alisin natin, takpan natin, so 0.10 ohms. Kung ito naman ay K ang nakalagay, ang basa po nyan ay 0.10K. Opo. Meron pang isa dito na may R. May nakita ko ito. Parang ang dating po nun is fusible resistor. Ito naman po is 10.0 ohms. Ang basa ko dito, 10.0 ohms. Kung merong 5 dito sa dulo, alamang yan, 10.5. Doon po kasi sa cement resistor, yung square, yung 5 watts, meron din pong ganun, may nakalagay na R or K. Parehas lang po yun, basa. Doon naman po tayo sa Sinner diode. Paano po malalaman kung Sinner diode? Okay, ito po ay Sinner diode. Alam niyo po kung bakit? Meron po kasi siyang nakasulat na Z. Ito po, Z4. Yung 4 po ay location lang yan. Pero yung letter po, yung Z. Yan po yung sign na ito po ay Sinner diode. Ang ordinaryong diode lang po kasi yung rectifier ay ganito, D. D ang nakalagay. So tandaan niyo po, pag Sinner diode, Z. No? Pag rectifier naman, hindi lang po, ganito. Ito po ay rectifier diode po yan. Sana ay malinaw. Tapos, pagka nag-ano po kayo, nag-diagnose ng unit, or kahit anuman, laging basic po yung i-apply ninyo. Una, i-analyze nyo muna kung ano yung problema. Pagkatapos nyo i-analyze, bibisual check po kayo. So, tingnan nyo po kung ano yung mga, kung may mga obvious ba dyan na mga pyesa na may mga putok na o biyak. May sunog o kagaya nito. May sunog po sa board. Tapos, pagka nag-test po kayo ng resistor, kapag ka hindi makuha yung tamang value, yung eksaktong value, pag duda po kayo, inyo pong i-out circuit. Tanggalin nyo po sa sirkuito. Meron pa pong isang sign na Sinner diode siya, pero wala pong nakalagay na parts dito. Ayan po. Ang sign po niya ay parang Z. Stands for Z, Sinner diodes. Parang Z siya. Ayan. Asa na? Kung akong papel. Ganito po. Yan. Parang ganun. Ito ho yun.
ganyan, pag may nakita kayong sign na ganyan, sinner diet po yan. At lagi niyong tandaan, huwag niyong kalimutan, ang sinner diet po ay may certain volts rating. Makikita niyo po sa part number, search niyo na lang sa internet kung ano yung value. Hindi ko kasi pwede tayo maglagay ng basta-basta diet na lang pag ang sign ay ganyan. Sinner diet po yan, may volts. Iba-ibang volts po, depende po kung ano yung nakalagay sa kanya sa part number. Kaya mag-iingat po tayo sa pagka may makita kayong Z na ganito at sira, i-double check nyo po yung value. Kailangan sakto siya. Ayan. Ito, sinner diet din po ito. Ang nakalagay is W9, hindi ko alam. Siguro W9, baka ito ay 9 volts. Surface mounted na ako kasi makikita nyo lang ito, makakonfirm nyo yung value niya dun sa service manual. Pero nakasulat kasi sa kanya 9. So malamang ito ay 9 volts na diode. Sinner diode. Asa nyo isa? Ito ganun din. 9 din ang nakalagay. Yung positive side po nito ay nandito, yung cathode, yung anode naman ay nandito. Siguro next video ko, ituturo ko sa inyo or isi-share ko kung pa yung mga symbol naman ng mga piyesa. Sa ngayon ay ito lang muna. Unti-untiin lang natin hanggang sa ito ay mabuo. Idadagdag ko na rin po ito kung paano po mag testing ng bridge type diode. Ang aking pong tester ay nakaset ng times 1. Pag nagtest po ako ng diode ay ganito po. Dikit ko muna to, calibrate. Okay. Yan. Kaya mag 0. Unang-unang chine-check up po dito ay yung AC side. AC terminal. Ito po, sa gitna. Dalawa po yan. Kailangan po hindi siya papalo. Wala, dapat papalo dyan. Wala. Dito naman, yung positive at saka negative, dapat ito po ay hindi papalo pag ang aking test rod po ay nandito. Okay, good. Pag ni-reverse ko naman po, dapat papalo siya. Ito ho yung positive, pula, positive, yun, good po ito. Tapos may isa pang test na ginagawa ako, positive, tapos dito, okay, tsaka dito, okay. So ibig sabihin, buo po yan. Pag na-reverse ko ho, dapat hindi siya papalo. Okay, yung pitik okay lang. Basta bumabalik. May charge po kasi yun. Yan. Tapos dapat dito hindi rin papalo. Kasi pag pumalo po yung meter ko, sira na po itong diode na to. Ganon din dito sa kabila. Pag nag-test ako, ganito po. Yung test negative rod ko po ay nandito sa negative. Tapos dito. Palo, okay. Okay po yan. Ibig sabihin nun, okay po. Pag ni-reverse ko po, dapat hindi siya papalo. Good po yan. Mayroon kasing instances na pag tinest mo siya rito, mayroon na agad siyang polarity. Ibig sabihin may nag-short na po dito yan. Alin man sa kanilang dalawa. Sira na po yun. Kaya pag nag-test ako dun sa primary, yung pagpasok pa lang dito po, yung pagpasok pa lang, pag nag-test na ako dyan, pag pag pumalo yung aking tester, pag reverse ko, may shorted na po yan dyan sa diode na yan. Yan.
So ayun nga. Meron tayong primary from here. Ito, primary, and then secondary. And then amplifier. Nahati po siya sa tatlong section. Ito ho yung napili ko kasi usually sa ngayon kasi ito na yung mga pinaka-common na design. Yung mga parts, ganyan na po siya. Share ko lang po kung ano yung function ng resistor. Ang resistor po ay ang function po nito ay naglilimit po siya ng current. Opo, naglilimit po siya. Yun po yung function ng resistor. Ayun, na-explain ko na kung ano yung function ng capacitor. Nag-i-store siya ng energy at saka nag-filter ng kuryente. Yung diode naman, na-explain ko na rin. Nag-conduct siya ng positive at saka negative electron. Yun po yung function ng diode. Okay. Yung transistor naman, itong transistor, ang function niyan, basic function, nag-amplify ng signal. Okay. Nag-amplify ng signal. Basic function lang po yun. Ito po, capacitor din po ito. Tawag yan, capacitor. Wala pong polarity yan. Ito, LED. Ang kulay niya is green. Ito, diode. Basta kung meron po kayong ano request, huwag niyo kayong mahiyang mag-comment. Ilagay niyo lang po sa comment at ating pong paghahandaan or pag-aaralan. Kasi ako po ay tuloy-tuloy lang ang aking aral. Okay. So, yun. Salamat po sa inyong panonood at kung ito po ay inyong nagustuhan, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at saka mag-like. Ganun din na i-share niyo po ang aking video. Nang sa ganun ay makita po ng iba, mapanood, na gusto rin matuto. Salamat po and God bless. Have a good day and bye.